Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitch is tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa yung mga salita, Panginoon, sa message na ito, Lord, na tagal na po namin hinihintay, Panginoon, na we pray na kayo pong magpala dito, Lord, as we challenge, Panginoon, norm, Lord, ng karamihan ng Christians ngayon, Lord, so-called Christians, we pray na kayo pong magpala sa message. Katotohanan yung salita, Panginoon, na manaig sa aming kalagit na kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapun na po. Ang title po nito is Alternative Churches. Okay, Alternative Churches, subtitle. To what church should we go? Okay, again, ito yung overdue na. Nakita ko yung aking February pa. February ko pa lang na kailangan natin tong message na to. Tapos ngayon lang naumpisan. Pero feeling ko makatapos natin ngayong umaga. Okay, bakit? Okay, so okay, na buta lang. Alternative, saan yung sabi ng alternative? So maganda ba yung alternative? Alternatives are at many times great to have. Okay, gusto natin, for example, ha? Gusto kumain ngayon, maaari lang, ha? Mga tayo kakain ngayon? Eh, di sa SM, ano may sa SM? May Jollibee, may McDo, ano ba? Oh, meron, di ba? Tsaka okay, ngayon, napakaraming kainan. So, minsan maganda yon, kasi di ka mag-asawa, pag yung isa, eh, medyo, alam mo na, nagtitinamad yung iba, hindi na sila maayos, may pwede tayong lipatan, di ba? So, ganun din sa sakyan, ano maganda ngayon dati? Toyota, yun daw maganda eh. Pero daming yung kompetensya, alternative, no? Mas mura, tulad ng Suzuki, di ba? Yeah. So, okay, dumadami yung Suzuki. So, maganda yung may alternative tayo. Kasi hindi tayo nakapako sa isang, kung ano man yan, car maker, okay? Yung iba ngayon, matindi. Pag medyo may pera ka talaga, ayoko na sa Pilipinas. Doon naman ako sa ibang bansa, di ba? May alternative. So, minsan maganda yon. Hindi lagi pangit yan. Pero, ayan, however, if it makes you settle, okay? Kung ikaw na ay may alternative, dahil may alternative ka, magsesettle ka na sa less, okay? When you should not, then it is a tragedy. Ulitin ko, however, if it makes you settle for less when you should not, okay? Pag may kakataon na, for example, talagang isa lang ang maayos na kainan dito at malusog, tapos dapat dun lang tayo, hindi na tayo dun mag-ano. Unari, saan ba yung dapat, yung talagang ideal, saan tayo dapat kumakain na malusog at mura? Sa bahay. Yun po yung totoo. Kung ang mga ating mga asawang babae ay magaling magluto at masipag, no? Mayroong ano dyan, yung programa yung ibang babae. Mayroon silang, madami sila eh. Marami anak nila, ginawa nila. Mayroon silang programa. Bibili yan, isang dalawang linggo na yung. Pero malaki yung rep nila, pero tipid na tipid sila kasi lahat organic, walang sayang doon kasi nakaprograma na eh. Pag itong nasayang na patatas sa Monday, pwede yan sa ibang putahe naman sa Tuesday. Mga ganun, ganda nun. So, yun ang ideal, okay? Ngayon sa churches, ano, sa palagay nyo, mayroon bang maraming churches na pag ayaw mo doon sa isa, pwede kang lumipat sa isa? Pwede yung, pwede kung pwede. Okay, pero hindi dapat. Okay, kaya ngayon pag-usapan natin ngayon, hindi tayo mag-focus sa mga talagang mga kulto. Katulad ng Catholic, ng Seventh-day Adventist na yan. Kausap ako niyang kahapon. No? Jehovah's Fault Witnesses, Iglesia ni Manalo. Hindi tayo mag-focus ngayon dyan kasi obvious na yan eh. Ang mga Baptists, ang mga saved people, hindi pupunta dyan. Okay, kasi alam nila sa Iglesia ni Manalo, si Kristo, tao lang, pupunta ka doon. Ano ka? Yung JW tsaka SDA, puro yan, mga sa, ano rin yan, mga sabadista, mga pumupunta sa Hudyo, Judaism, bumabalik sila doon, Hebrew root. So, hindi pupunta yung mga saved dyan. Ganda nyo siyempre yung Catholic. Okay? Kaya mag-focus ngayon tayong umaga dun sa mga alternative churches. Bakit alternative tawag na? Kasi parang, para sa marami, dahil yung ibang mga Baptist, mahina din eh.
Hindi na-explain na, oy, okay lang dun. Nasabihin lang, pareho namang trust in Jesus, by faith din, okay na yan. Yung iba ganun, kaya yung iba talaga dun lumilipat. At hindi nila tinitira kasi nga, either wala rin silang masabi siguro, wala silang basihan, kaya tama lang din naman, parang maging honest ka sa tao, eh wag mo nang tirahin. Ngayon, kung if that is the case, talagang hindi dapat, pero ngayon, pinag-aralan natin, that is not the case. So, nagiging alternative sila sa Baptist churches, and therefore, that is not good. Okay? So, sabi ko dito, rather to the alternative churches, where even some save and some Baptists go to when they backslide. Okay, hindi sila pumunta dyan. Pag nag-spiritual sila, saka sila pumunta doon. Hindi ganun. Karamihan, makikita natin lahat yan ngayon. Mayroon tayong 5 points. Okay, look at the life of Lot. Kukumpara natin si Lot sa mga backslidden Christians. Okay, mga save din yan. Okay, minsan save sila pero yung anak nila hindi naman i-save. Pag nilagay mo dyan, naging masigasig ka, nagtampo ka lang sa Baptist, lilipat ka na. That is not right. Okay? So, meron siyang choice si Lot. Nakikita natin kung paano siya pumili at maganda ba yung pagpili niya o minadali niya. Okay? So, ang ganun din ang mangyayari sa atin. Pag tayo ay pumunta sa mga alternative na to at mali naman ang iyong pagdesisyon, mali kasi ang iyong mga makikita natin dito ano yung mali kay Lot. Okay? So, why should we not go to these alternative churches? So, number one, tingnan natin sa 10 and 11. So, pamilya na sa atin yung passages na ito. Inaral natin, kinabisado nyo mga iba dito, pati yung mga lugar, di ba? Pero, ikukumpara natin ngayon sila sa mga CCF, Victory, kung ano man yan, Dulos, may mga sikat ngayon, mga Joel Austin, hindi pala. Hindi, iba, ganun eh. GCF, salamat. Ano ba? Ano ba? Sa Pilipinas na lang muna. Ayun yung malaki, JIL, no? Tinigil ako yung JIL yun sa Facebook eh. Bira. United. May ganun? Itong isa, yung kayo rin na ito, ano? Si Popeta daw, sa payan. Ayun yun, JIL. May apostol sila. Ayan. Ang dami makikita sa Facebook eh. Lipana. Okay? So, mga Hebrew, saka na yun. Okay? So, ngayon, yung mga parang tama din. Yung mga ibang kaibigan natin, taga dyan. Okay? So, bakit unahin natin yun? Eh, kasi marami na nag-preach against Catholic. Okay? Kompleto na eh. So, dito naman, subukan nating fill the gap. Okay? So, number one, bakit hindi tayo sa alternative? Na marami nang pumupunta doon, mga Baptist. Eh, bakit hindi tayo dapat doon? Number one, ito yung mga matindi lang naisip ko at nakita ko dito sa passages na to. Okay? Sabi dyan, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou camest unto Zoar. Sabi dyan, then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves one from another. So, ano yung makikita nyong bakit nagsimula si Lot doon? So, lahat po kasi ng banggit ko sa inyo last time, di ba? Bakit tayo nag-umpisa sa Mateo? Una, ay dito tayo nakakuha ng property na I believe God-given. Diba? Imposible ito eh. Biglang ganun. Tapos medyo pangalawa, malapit si Brother James. Pangatlo, si Daddy. Diba? Medyo nahihirapan na yung pumunta doon. Why not? Si mother ko, matagal na pinag-pray. Okay? Pangatlo, ano pa? Tsaka maraming ano eh, maraming tao dito na eh. Dumadami yung tao. So, gusto mong mag-soul win dun sa place na kailangan. Okay, tinignan ko, may mga churches dito, kaso Calvinist, non-soul winning. So, why not, di ba? So, pwede tayo dito. Okay? Also, yung pastor nyo po ay hindi na rin handa, di ba? So, kahit paano, napagandaan natin. Natayin tayo ng 17 and a half years sa main church. Okay? Ano pa?
Okay? Galing tayo sa Baptist Church na malinaw sa kaligtasan, malinaw sa napakaraming doktrina. Kung meron mong pagkakaiba, nasa malilit lang. Okay? Ibig sabihin, meron tayong background na maganda. Amen? Ang Baptist ay kilala sa pagiging biblicist. Ibig sabihin, puro Bible. Okay? Ibig sabihin, may malalim tayong foundation kumpara sa iba. Okay, sino sa inyo nakaka-alam kung anong history ng BCF, Victory? Yan ay nanggaling sa All Nations, Every Nations, sa US. Ba't nagbago sila dito? Kasi may mga ano po sila. May mga controversy sila sa US kung paano sila nagdi-disciple. Malaki pera nila, hindi alam daw kung saan nanggaling. Basta marami silang pera, ganun-ganun. Tapos, ano yung discipleship, ano nila, talagang medyo may parang yung ano nga yung ano dito ngayon, Metro MM inausin ng MMC sa ano, grabe yung programa nila sa discipleship kuno. Pero ibig sabihin nung parang networking na sila almost, so kaya binago nila yung pangalan nila sa ibang mga places katulad ng Pilipinas, naging Victory. As nakita nyo paano sumulpot yan, di ba? Mall agad. Okay, so hindi natin nakita yung katulad na sa Baptist, kasi importante sa church, syempre yung una, yung man of God. Dapat hindi ma-criticize yung paano yan nangyari. Yan ba'y pinilit? Wala makakuhan pa ba ako? Kaya pastor na lang. Na lang. Okay? So, ang GCF, paano nag-umpisa? Hindi ko alam, hindi ko na-change. Pero yung ano daw, CCF, yan daw ang kwento ni Pastor John ay galing daw yan kay Abante Senior. Okay? So, Baptist po yan. Location, nagkagulo sila, hindi sila nag-agree. Okay? Humiwalay. Kesyo si Peter Tanchi daw ay may ibang baptism sa ibang church. Ayaw niya magbabaptize sa Baptist. Yabang daw ng Baptist. Sila lang ang ano. Okay? Eh, ganun kasi ang Baptist. Pag hindi kilala yung baptism mo, kung sino lang nagbaptize sa'yo, dali. Diba? So, hindi siya nag-submit sa Baptist. Nagtayo siya ng sariling church niya. At ngayon, hindi pa rin sila church kasi fellowship sila. So, yung JIL, punta na tayo sa JIL, hindi rin dati church siya. Ngayon, nilagyan na ng church kasi nadikit daw yan sa Baptist. Trinity said, bakit ano kayo? Jesus Lord lang. Jesus is Lord. Hindi pala kayo church eh. Bandang uli, yung ano, sige, lagyan na natin ng church. Tingnan niyo yan. Kung anong year nagkaroon ng church yan, hindi sa umpisa, wala. Okay? Itong mga alternative churches na to kasi, ganyan, bakit? Kasi sila mismo, mayroon silang conviction na hindi basta-basta yung church na yan. Kahit ano. Ay, yung mga Pentecostal kasi, mga ano na rin yan eh. Masyado ng iba yan, sa kulto na yan. Papapasok na yan sa kulto. Okay, nag-umpisa naman yan, 1900s. Early. So, pero totoo rin yun, yung iba dyan, napupunta yan, may mga kaibigan tayo dyan. Nung Friday, may matin na Pentecostal. So, pero di mo tayo dun. So, mga ano tayo muna ngayon, mga fellowship. Dahil sa totoo lang, sa kanila pumupunta yung mga Baptist. Naligtas talaga, totoong ligtas, hindi naman nawawala yan. Kaso, bakit sila sa alternative church? Bakit hindi siya tunay? Diba? At makikita natin, parallel sila kay Lot, meron silang pagkakapareho. So, number one, they don't know because their origin is not important to them. Ilang lahat siya, tinanong ko, saan ba nang galing ang Victory? Hindi ko alam eh. Ah, okay. Okay ka dyan ha? Ilang taong ka na dyan? Leader ka na dyan? Hindi nila ako saan nang galing. Ako, alam ko pa sila, hindi nila alam. Okay? So, para sa mga taong to, hindi importante sa kanilang origin. And kung naalala niyo ating series dyan, di ba, isa sa mga napaka-importanting tanong ng tao about everything else is the origin. Importante maintindihan mo ang origin mo kung importante sa'yo yung bagay na yun. Tama ba? Kung importante sa'yo ang bahay, for example, saan pa sino ba gumawa nito? Di ba? Ano kami, nagkamali kami dun sa Padilla na yan. Sa Padua. Magmadali eh. Sino ba may ano niya? Nagtanong din naman kami, kaso nga, kulang. Okay, so importante, maayos. So lahat yan. Si San Bang, okay, pupunta ka ng ano, magpapaaral ka ng bata. Sino ba nag-ano niyan? Ano bang ginagawa ng school na yan? Sino ba nausunod dyan? Kanino ba yan? Ano bang mission, vision yan?
Eh, mga mission vision, di lang na nauso yan. That, lately lang nauso yan eh. Parang pinapaalala yung mga institution na dapat meron kayo nun, di na kailangang i-mandate pa sa inyo, kaya nga kayo nagtayo. Kasi po business eh. Nasabihin mo ba yun? So, gusto kong umaman eh. Hindi naman nasabihin yun. So, ganun dito mga churches na to. Bakit? So, ba't kaya church kayo? Ba't hindi alam ng tao kung bakit kayo dyan? Okay? Kasi hindi pinipraise, kasi nga hindi importante sa kanila yun. Yun lang yun. Samantalang sa series natin, di ba, isa sa mga tatanong mo, saan kayo nanggaling? Di ba? Ngayon, nagsusulputan na yan, magkakaibigan, businessman, meron na tayong pera. Kailangan ba ng maraming pera bago mag-start ng church? Hindi naman eh. Kailangan mo yung message, yung man of God, at yung manuscript. Yung Bible, alam mo ba yung Bible? Meron ka bang Bible o dududa ka kung yan ay sinabi ng Diyos o hindi? Kung meron ka ng tatlong yun, pwede na yun. Pero yung man of God, importante siya yung natin. So, hindi, dati may pera tayo, parang unang tayo pa lang, boom! Parang mall, di ba? Kasi ganyan yun eh. May nabasa pa akong article nila, sabi nila, why you should start big agad? Ganun. Kasi pag maliit ka daw, mananatili kang maliit. Asan sa Bible yun? Pero wala silang pakialam doon. Anong origin, di nila inaaral. Kasi pag inaral nila, magkakabistuhan. Ano nga ba to? Yun ang totoo. Importanteng tanong, hindi masagot. Okay? Ang nasabihin lang doon, pag binasa niyo yung mga, dahil ko binasang ganyan, ito ay nag-aral sa ganyan, tapos nag-uro, pontification na lang. Siya'y tinawag ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin alam. Sa kanila. Kasi pag, mamaya, pupunta tayo sa ibang aral, no? Pag hindi mo alam kung saan ka nang galing, alam mo ba kung saan ka pupunta? Hindi rin. Pag-aralan natin yan, di ba? So, tingnan natin sila. Tingnan nyo. Paano siya nag-decide na pumunta dun? So, basta lang, di ba? Nakita ko yun, pumunta ako dun, tapos. Hindi ganun. Okay, mamaya, daanan na natin yan sa 2. Number verse 8, sabi sa 8. So medyo magkakasama to eh. Kaya sagasana natin yung 1 sa point 2. Sabi dyan, and Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdman and thy herdman, for we be brethren. So, anong sabi doon? Si Abraham naman, okay, sabi doon sa binasa natin kanina, napakayaman na nila. Okay? Familiar? Yung mga businessman na ayaw na nilang makinig sa pastor, no? Na alam mo, nanggaling siya, na-train siya doon. Sa tamang church, alam niya pinanggalingan niya, ayoko dyan. Kasi may mga aral dyan na ayoko. Gawa tayong sarili natin kasi mayaman na tayo. Ano ba yun? Again, sa ibang bagay, kung na, sa business, okay lang yun. Sa isang bagay, sa ibang, okay lang yun, pero sa church, tama ba yun? Na hindi mo i-recognize yung pinanggalingan mo dahil ayaw mo, dahil may pera ka naman. Diba, ako, ito, nag-aaralan ko to, hindi ko ma-imagine na sobrang dami ba ng cattle nila, hindi talaga sila kasya. Palagay nyo. Alam nyo, nakita mo yung mapa ng Canaan. Palagay nyo, mapupuno nila to. Even modern day Israel, pag tinignan mo doon, puro bundok, ang dami pa rin place. Ah, Pilipinas nga, sabi lang, ang lit ng Pilipinas. Eh, nagpunta kami ng Baguio. Apat na oras kaming pagtingin mo doon, puro lupa. Apat na oras, puro lupa. Paglabas mo ng Metro Manila, puro gano'n na yun. Yung dire-direcho yung mga expressway, ang dami pa rin. Ang laki ng earth. Pilipinas pa lang yun. So, hindi ako naniniwala dito na ang dahilan bakit sila naghiwalay, okay, dahil di na sila kasya. Dahil imagine nyo ba kung gano'ng karami yun, parang di sila magkasya sa Canaan, hindi pwede, okay. Kaya dito mayroon tayong crew, bakit sila naghiwalay. Sinabi nung una, hindi na sila kasya, pero again, I believe figurative yun kasi, makikita natin dito, bakit sila nag-aaway na. At ang una, dahil lang spiritual dito, siyempre sa Abraham, siya na yung nag-umpisa na, ay, hindi na tayo pwede magsama. Okay? And I believe, katulad ng mga alternative churches na ito, ito yung nagsimula, hindi sa kalooban ng Diyos, hindi dahil
may isang man of God dito na pwede nating i-send dahil napaka-spiritual niya dito, kailangan hindi manatili yung blessing dito, dapat sa ibang lugar din. Yun ang proper dapat. Sila sila, siya ay lumabas kasi tinaboy siya ni Abraham. Bakit? Kasi siya ay ano? Ano nangyayari sa mga, sa palagay niyo yung mga maayos na tao ba, nag-aaway ba? Mag-aagawan ba sila sa napakaraming resources? Hindi, kasi klasya lagi yan. Always remember dyan, ang pagpapala ng Diyos, pinangako niyang after Noah, hindi yan magtatapos, ang earth ay hindi nyo mauubos yan. Okay, seed time and harvest shall continue hanggang katapusan ng mundo. Okay, so bakit nag-aaway sila? I believe itong si Lot, dahil sinabi dito sa umpisa, ay mayaman din siya. Sabi dyan, and Lot also. Okay, yumaman si Abraham, pero si Lot din. Okay, nakasama ni Abraham dati, ba mayaman na rin. So, I believe ganyan nangyayari sa mga alternative churches na to. No, hindi na tayo magpa-under dyan kasi mayaman na tayo eh. Tapos gagawa ng away, maliit na bagay. Anong away sa church ang tama lang na humiwalay ka? Ano eh? Yung tama ah. Yung tamang dahilan na may away sa church na dapat umalis ka na, meron ba? Kung idea niya kung tamang church yan, meron bang ganun? Meron ba sa pamilya na dapat mag-away ka tapos magbukuran na kayo? Unless of course, syempre, pag nag-iwalay na, nag-asawa na. Pero kung hindi ko pa mag-asawa, katulad nito, hindi pa siya handa eh. Siguro may asawa na rin siya. Meron, di ba? Dalawa siyang anak. Or actually, apat. Di ba na lang? At least four or more. Okay? Na daughter pa lang, ha? Yung sons, di na nabanggit. Okay, so ano yung dahilan? Wala. Sa church, walang dahilan na ma-divide ang maayos na church. Yan ang sinasabi sa Bible. Gusto ng Bible, ng Diyos, na mayroon tayong unity. Bakit tayo mag-aaway? Ngayon, pag maghiwalay man tayo, maganda. Dahil mag-mission na sila, hiwalay na tayo kasi para yung blessing ng church natin, ma-send out natin, di ba? Send the light. Doon sa ibang lugar naman. Pero itong nangyari kay Lot, para siyang tiniwalag, di ba? Nang-aaway ka dito, laki ng lupa, umalis ka na dito. So, hindi magandang exit. Okay? Ganun sa company, ganun din sa church. So, ganun din yung nakikita natin sa mga alternative church. Bakit sila nagbago? Yung ba, inalis yung baptist. Eh, kung baptist mo lang background mo, anong problema dun? Ngayon, hindi mo na pwede i-claim yun. Malamang sa hindi, sisiraan mo yun. Kasi bakit inalis mo yun eh? So, ngayon, may nakita ba kayong binato sa baptist? Ang kilala ko lang tumitira sa baptist, si Soriano eh. Yung iba, walang pakialam kasi yung iba, wala rin knowledge. Kasi maliliit tayo, hindi natin kaya. Tayo kailangan tirahin. In public, tama ba yun? Independent tayo. So, hindi nila magawa sa atin yun. Pero, si Sarian, loko anyway. So, bakit mo alis yung baptist? Something's very wrong. Very wrong po. Kaya dito sa mga alternative churches na to, hindi tayo dapat doon dahil hindi po tayo sa kanilang origin at sila ay usually. Hindi ko pa kasi alam naman lahat eh, pero madalas sa hindi, ganun. Nagbo-broke off sa baptist, kaya yung ibang tamang doktrina, dala-dala nila. Pero, unti-unti, papasokan na yan ng mga maling doktrina. Okay, so number one, wala sila, hindi po tating origin. Pangalawa, sila ay nag-resulta, bakit sila nag-broke off? Dahil sa pag-aaway. Okay? Because the origin is usually brought about as a result of strife. So maganda ba yun? Umpisa mo. Nag-umpisa ka dahil inaway ka nung ano, hindi maganda, di ba? So, pangatlo, sa verse 10 ulit. Nagaling tayo dito kanina, pero nakita ko dito yung point natin. Sabi dyan, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord. Ang ganda! Gano'ng ganda? Parang garden of the Lord, yung Eden. And like the land of Egypt, yung panahon na yun, ang ganda rin ng Egypt kasi mayaman eh. At nasa tabi ng dagat na malaki, sorry, ng river. Okay, so, pangatlo, ano yung motivation ni Lot? Bakit siya dun? Later sa 13, nasabihin dyan na, yung mga tao dun, loko-loko. Sira ulo, sobra, exceedingly, makasalanan. Bakit ka pupunta dun? Ito yung motivation niya, ano yung nakita niya?
Okay? Nakita niya, maganda, well-watered, gusto ba yung mayaman to? Mayaman sila. So, nakita niyo ba yung mga churches na yan ngayon? Bakit sila mag-start ng ganun din? Ako, maniwala kayo. Especially sa US daw. Nagbo-boom yung mga yan. Ayaw na kasi sa Baptist eh. Yung Baptist, wala itong conservative. Yung iba. Okay? So, ngayon, dahil may pera ako, okay? Gusto kong magkaroon ng maraming pera, tax exempt pa ako, yung iba. Diba? Si Kanye West, kaya daw na gano'n yun. Ganun. Nalalaos na siya. Gusto niyang kumuha ng tax exemption. Bira. Hindi ba bayad ng tax? Okay, so number three, because their motivation is usually, ano? Sa palagay niyo, bakit gagastos yan ng mga yan ganang kalaki na hindi naman, wala naman, hindi naman yun ang biblical standard, hindi naman yung biblical way. Bakit? Pera din. Diba? Because their motivation is hindi, masyado ka lang judgmental, paano mo nasabi? Diba? Eh, saan ba sila papunta? Lahat sinisingil sa kanila. Ultimo church service nila. Alam niyo ba yun? Eh, nag-invita daw sila ng ano dyan. Ang isang ano nun, dumisita dyan si Ravi. Dati ko lang pinapakinggan. Kaso ngayon nakita ko, napaka-compromiser. Okay? Ano, pambira, isang ano, nasa buti man lang, parang sine. Hindi po, libo. Sa 2,000 daw yung isang tao. Tapos papakinggan mo, magpo-pontificate lang naman siya doon. Compromise din yung Bible niya. Sa palagay nyo, may stallback sa loob ng church. Palagay nyo, hindi pera ang motivation doon. Kung kahapon ka lang pinanganak, di kita maisisi. Okay? May sarili silang church doon, may sarili silang school. Okay, may silang trip to Israel. Okay? So, binobroker daw. Yun ang narinig ko. Ng... Okay, meron ba kayong ano doon, duda? Na kaya sila talagang ganon? Maggarbo? Okay, yung again, yung narinig ko, I believe totoo. Meron silang ano doon. Program tayo doon. Magkano budget dyan? Laki ng budget nila. Naligtas ba yung mga tao as a result of that? Hindi nga yun ang focus nila eh. Diba? Ang focus kasi ng business lagi is pera. Okay? Gagastos ka pero sigurado yun na meron ka rin kikitain. So marami rin ngayon mga missionary na ganun. Kaya talagang todo papogi sa kung sino ang mapera. Minsan doon nagkakapera. So, na, ito yun. Kung ganun ka mag-start ng church, anong klase ka? Anong klase ka? Hindi ka lingkod ng Diyos. Amen? Yes. Sabi dyan, nakita lang niya na ano eh. Nakita niya naman, hindi na siya nag-isip. Ganda nito eh. No? Ngayon, saan kayo mag-church? Basta maganda, maganda yung location, may parking, may aircon. Di ba, ano ba tinuturo doon? Di ba yung unang dapat mong isipin eh? Anong klase ba yung tao doon? Anong pinanggalingan na yan? Therefore, anong tuturo nila? Anong practices nila? Okay? Hindi na importante yan. Basta maganda, ano? Maraming friends. Okay? Kunwari lang. Hindi na kayo magiging ano eh. Ha? Ina-accept pa yung mga bakla. Okay? Buti nga, hindi na tuloy si ano dun eh. Pero pinakinggan ko yung testimony. May major-major eh. Alaga parang scripted. Totoo yun eh. Hindi sinabi doon naligtas siya. Sabi niya, surrender your life to Jesus. Ang ganda naman yun. Kaso, naligtas ka ba doon? Kung puro ganun, imamask natin yung tunay na gospel sa kung ano-ano na hindi makapagligtas. Ano mangyayari? So, yun pala yung... Namaya, ito yung ating... Sige, ito yung sa verse 13. Kaya again, sana hindi kayo nagugulat doon, ha? Mga bata. Kung, especially yung mga adult, alam na namin yun eh. Ang pera is, sabi ng Bible, 1 Timothy, ito nga natin. 1 Timothy 6. 9 muna. For he that will be rich
But they that will be rich fall into a temptation and a snare. Sa Tagalog, by the way, bihirang i-preach to. Ewan, sigurado kung hindi pinipreach siya sa CCF, sa Victory to. Kayo, nababasa niyo ba yan? Kahit minsan sa Baptist, hindi rin. But they that will be rich fall into temptation. Sa Tagalog, sila na gustong umaman. Ay, hindi naman sa mga umaman. Kasi isa ka pa eh. O kayong pagyamanin ka ng Diyos ng natural, sa talent, or sa kasipagan mo, katapatan mo, kayo walang problema dun eh. Pero pag mag-umpisa ka pala, magtatayo ka ng church, bakit? Para umaman. Kasi nakita ang example ni Joel Austin, T. Jakes, mga false prophet, mga false teacher, ano, gagaya ka pa. Dapat nga, pag nakikita natin tumoto, lalo tayo nag-iingat eh. Hindi yung gagaya ka pa. Na mag-invento ka na ng aral sa Bible na wala naman doon. Nakikita nyo ba yan? Ay, madalas sinasabi lang, pero yung 10 eh. Pero hindi. Yung pinaka-ano niyang pretext niyan, yung 9. Gusto mong yumaman, malalaglag ka sa ano yung snare? Trap. Diba? And into many foolish and hurtful lusts. So, yung lust sa kayamanan, hindi doon magtatapos yun. Kaya sabihin sa 10 yan, yan ang root of all evil kasi ginusto mo yung pera, gusto mo ng abundance, no? Pati yung John 10:10, binibago yung ibig sabihin, abundant life doon. Yan, si Major Major. Ganun yung testimony niya eh. Napakinggan namin nung pauwi kami, sinatid namin kayo, di ba? Parang ang lumalabas eh, ganun. Tapos ang, alam mo na, ang suot niya dun sa ano, labasan kung ano. Lumabas pa siya dun sa Lord ang sinasabi niya. Nag-ano siya na, ano, nagluluto. Makikita yung dibdib. So, ganyan yung mga alternative churches. Halo. No? Halo natin yung praise the Lord. Halo natin yung rock and roll. Ihalo din natin yung gospel, kunwari. Diba? Kaya, lalong hindi tayo, yung mga outsider, lalong di maliligtas eh. Yung mga ma-attract nila, yung mga worldly din. Yung mga mahilig doon sa rock and roll. No? At di rin makalis yung iba doon kasi naging worldly na rin. Hindi ma-recognize yung kamalian dito. Diba? Ganun din. May naya doon sa diary, sa main. Meron kami doon pinagpray. Ang tagal na naging member. Nung nagka-boyfriend, na-meet ko sa ano, hindi ko na rin pinansin eh. Sa jeep. May pambira, yung suot, ganyan eh. Pero, ano, ayun, pumunta ng Victory. Kasi ayoko sa Baptist kasi ang haba ng palda niya. Eh, ganun naman daw. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? So, makikita niyo yung pattern. Gusto niya sa rock and roll, gusto niya sa worldliness, ano pa, gusto niya sa maraming pera. Pag di niyo pa nakita yung pattern, ewan ko na lang. Ganun sila. Tuloy na natin sa 4. Point number 4 sa 13. Ito supposedly na yung pinaka last ano eh na dahilan para hindi siya pumunta doon, pero pumunta pa rin siya. Okay, sabi diyan, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Sa panahon ng after nito, pinakailatan sa Sodom, pero may tinatawag pa rin Sodomite sa Bible, ha, sa totoong Bible. Bakit? Kasi mga bakla to. Okay, alam na natin yung kwento diyan. Gusto nilang gahasain yung mga angel na napaka-simple. Gwapo siguro yun. No? Pero after nito, may sinasabi sa 1 Kings na mga pinatay nila, Sodomites ang tawag. Bakit kaya? Kasi kagaya sila ng mga tao sa Sodom na sinasabi dito, they're wicked and sinners before the... Ang tanong sa inyo, kung magsisimula ka ng church, bakit mo welcome yung mga bakla? Okay lang kayo dito. Hindi, I'm transformed naman eh. O, kung totoong transform ka, talagang hindi ka pa alam mo na may mga bakla kasi, mga special mga bata na medyo nalito lang. Pwede ba huwag mo nang pakalandakan yan? Dahil sabi sa Bible, ang pagiging bakla, tomboy, ano, ay kaparusahan ng Diyos. No? Tingnan nga natin yun. Sabi dito sa Romans 1, okay, wherefore God also gave them up unto uncleanness through the lust of their own hearts. So, nabanggit kanina, di ba? Yung pagiging sinners and lustful. Sa 1 Timothy 6, di ba?
Doon sila, una, pera lang gusto nila, pero sabi doon, napunta sila sa iba pang lust. Okay? So, itong mga to, sabi dito, God gave them up unto uncleanness. Nakita niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? So, ito sila dahil na meron silang lust sa kanilang puso. Okay? Sabi doon, give up sila ng Diyos doon. Okay? Nilagay sila lalo doon. Okay? Sabi diyan, para dishonoring, masama naman, hindi masama ang Diyos. Bagay natin kanina, di ba? Sa Sunday school. Hindi masama ang Diyos, pero yan ang isang mga kaparusahan na binibigay niya sa mga taong hindi nakikinig. At para maging example din sa iba na hindi tayo gumaya doon, nalala niyo si Nebuchadnezzar, ganun din, di ba? Nasira naman yung ulo. Ito naman, parang ganun din. Pero si Nebuchadnezzar, medyo nakabangon, di ba? Itong mga to, ginivap na ng Diyos sila. Okay? To dishonor their own bodies between themselves. Naintindihan niyo ba yun? Yung katawan natin, hindi natin binababo yan. Okay? That pagligtas ka lalo, temple of the Holy Ghost yan. Bababuin mo, lasaksakan mo ng drugs, mag-isigarilyo ka, mag-aala ka ba? Ito sinasabi dito, okay, tato, hindi. Pero dito, yung tinutukoy dito, mas malala. Diba? Ano sinasabi niya, mga baklang yan? Ito sabi dito, for this cause, God gave them up. Okay, kanina, gave them up na rin. Bahala kayo dyan na kayo. So sabi sa 26, God gave them up saan? Up unto vile. Ano yung vile? Disgusting, nakakadiri. Okay? God gave them up unto vile affections for even their woman, yung mga babae, naging tomboy na. Yung mga 27, yung mga lalaki, gusto na nila, lalaki na rin. So, gano'ng ka-disgusting itong mga to? Ang tawag dyan, sodomites. Sabi dito, reprobate mind. Balik tayo dun sa... kay... Lot, di ba? Sabi dito, they are exceeding wicked. Ngayon, ang gagawin mo sa mga ganyan? Mahal kayo ng Diyos. Hindi! Ha? Huh? Isa mga sa inyo, lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Hindi po. Sabi sa Bible, God is angry with the wicked every day. Merong impyerno and therefore, hindi mahal ng Diyos lahat. So, minahal tayo lahat at some point. Mga bata, mahal ng Diyos. Pero pag hindi kayo nakinig, darating kayo sa, pag hindi kayo naligtas, darating kayo sa point. Posible kayong dumating sa point na maging buhay pa kayo, sinusulog na kayo sa impyerno. Okay? Equivalent. Okay, reprobate tawag doon. Wala ka ng pag-asa maligtas. Okay, kaya tayo nagmamadali tayo ito pag tayo nag-soul winning na ko. Awa tong to. Awa to. Yan yung soul winning ko sa anong Wednesday, sa anong mga kabataan, ganun din, short. Senior high school, boyfriend na talagang batang-bata pa. Mukhang totoy pa lang eh. Itong guardia naman, sinabi sa akin, bawal yan, mga batang yan. Baka isumbong ka. Yung ala ko sa'yo. Yan nga dapat yung soul win natin eh. Okay? So yun, dami rin bangla doon. Ganun na ngayon. Okay, ngayon, bakit sa churches na yan, so-called churches, bakit welcome na welcome? Sabi nung isang kasama namin, sa Victory daw, meron silang isang grupo mismo, isang ministry na nakafocus sa mga bakla na sinabi ng Diyos na wala ng pag-asa. Anyari. So uubusin na yung resources nila doon. Okay, guys, smart na sabi, di ba? Wala namang kinalaman, magkakaroon ng diversity ewan. Puro sodomite agenda ngayon, ganun din. Gusto lang turo yung mga bata. Ikaw, Joshua, hindi ka lalaki, ha? Paglaki mo, saka ka mamili. Tama ba yun? Tuturuan ka para maging bakla. Ganun yung mga kademonyo ngayon. Ngayon, welcome ba sa church yun? Bakit sila wina-welcome nila? Dahil katulad sila ni Lot, yung iba siguro doon ligtas, pero parang sa Genesis din, sobrang backslidden, ha? Kahawa-hawa na, dahil lang sa pera. Eh, huwag natin i-exempt yan. Mayaman yung ibang bakla, eh. Huwag pakialam kung mayaman kayo. Ipasok niyo yung kasalanan sa church, hindi na kayo church. No? Pupunta doon, okay? Hindi agad-agad, pero pag hindi kayo na-warn, hindi kayo nagbago, nasabi ng Panginoon, aalisin ng Panginoon yung candlestick sa, hindi na kayo church, kala niyo lang, tawag yung sarili niyo, hindi kayo church. Mas ibang mangyari yun? Ba't kayo pupunta sa ganun? Kung motivation yung pera, bahala kayo sa buhay nyo. At the least, hindi kayo lalago. Pero even worse, yung mga anak-anak nyo,
Si tatay nga nag-compromise, bakit tayo dito? Ay, ba't tayo natin sa baptism? May na-soul win ako dun. Naligtas ako ng baptism, sinaran ako. Pwede ba dun na tayo pumunta, tatay? Hindi, ano dun eh. Wala tayong pera dun. Dito, marami tayong prospect. Anong tinutulong mo sa anak mo? Pera. Hindi mahalaga yung salita ng Diyos sa inyo. At pag nagkaawa-awa na kayo, pare-pareho kayong worldly doon, tapos ginagamit nyo lang yung salita ng Diyos, ano mangyayari sa inyo? Nakikita nyo ba yun? Long-term effect ng pagpunta sa mga alternative churches na to, okay, ay mas malala. Kaya nung una na, natutuwa yung mga ano, yung sa panahon ni Constantine, oh yes, Catholic. Ano, hindi na tayo papatayin ng Catholic. Magkakapagsamba na tayo, lahat tayo, Kristiyano na. Ano nangyari? Nung panahon na yun, dami naliligtas, pero iba napapatay, pero ang dami naliligtas. Pero ngayon, dumadami nga ang tao, puro sa impyerno ang punta dahil sa Catholic ng time na yun. Okay? Alam nyo, kahit ilang churches lang na maayos sa soul winning, nung hindi, kung hindi na una yung mga Kastila dito sa atin, ang dami maliligtas dito. Kung mga katulad natin mga churches yan, ang dami maliligtas siya, pero ngayon, ano nangyari? Dahil may alternative sila, nakahala nila, church Kristiyano na rin sila. Okay? Ano gagawin nila? Kahit masipag yung mga babes, ano gagawin nila? Ayan, meron na rin kami. Meron na rin kami. Hindi namin kailangan ng kaligtasan nyo. May kaligtasan kami. Kahit mali, wala sa Bible, okay na to. Dahil may alternative sila na mali. Nakita nyo yun? So number four, because they cannot see. Okay? Bakit hindi tayo pupunta sa mga ganito? Kasi hindi nga nila nakita eh. Diba, may sarili silang medicine sa bakla. Ano yun? Hindi nila makita. Kapag sila yung pumunta doon, hindi naman nila ma-influensyaan lahat yun eh. Kahit safe ka, si Lord, na-influensyaan mo yung buong Sodom and Gomorrah, o sila yung na-influensyaan. Ano nga sa anak niya? Diba? Nilasing siya, tapos nirape siya, lalaki, tata. Sobrang wicked nitong mga to. Kasi yun ang nakita nila, pinalaki mo yung anak mo doon. Ano mangyari dyan? Kaya pag nanloko ng tao yan mga yan, pag laki niya, manluloko din para sa pera. Masisisi mo ba sila? Isihin mo sarili mo. Pero yun ang problema natin ngayon, hindi natin tinitira kasi hindi natin naintindihan na katulad nung panahon ng Catholic, ang daming dadalhin sa impyerno niyan. Di mo mo nun, by faith, at least natuturo yung by faith. Saka pa eh. Hindi mo naintindihan, hindi mo nakita yung mga sinners na naglipa na dyan, maikihalo ka dahil sa pera. So, last point. Ito na yung maganda. Okay? So, bakit hindi tayo dapat pumunta sa mga alternative churches? Nakita natin, makasalanan, worldly, hindi importante ang pinanggalingan nila. Okay? Nagkaroon sila dahil nag-away-away sila. Okay? Ano, dahil pera ang motivation nila. At hindi sila makaiwas sa kasalanan. Ngayon, last point natin, bakit di tayo dapat pumunta doon? Eh, obvious na, di ba? Yung pag natinanong, saan ba kami dapat mag-church? To what church should we go to? Yung obvious reason dito, ano? Sino ba nagturo sa'yo ng tamang kaligtasan? Saka ba naligtas? Kahit dyan, madami, matanong ka, actually, nag-share sa akin yung baptism. Eh, ba't wala ka sa baptism? Kasi nga, may alternative sila. Binigyan sila ng alternative na walang kwenta, kaso hindi nga nila, hindi sila ganun katalino pa eh. Para maintindihan nila, dapat di pala ako dito. Kaya ngayon, bakit hindi tayo dapat pumunta doon? Kasi may tunay. Okay? Because the blessings of God is in the faithful churches. Kung yung mga churches na to, yung mga CCF, BCF, kung ano mang F yan, JIL, JIL, naging politiko na, okay, naniwala na sa mga false prophet na kesyo ganyan-ganyan, tapos pagtatanggol pa, pati sa gubuloy, binigyan na pubal. Yung mga followers siya, hindi, hindi, wala yan. And nga, oh, nasa, tingnan mo, kung nagisinungaling ako, nung kumandidato si Villanueva, anong ginawa niya? Dahil maraming tao si gubuloy. Compromise siya doon, tinawag niya man of God. Tapos sinabi niya, lahat tayo, sa langit tayo. Fellow citizen daw sa langit, parehong baligtad to eh. Sa impyerno kayo pare-pareho eh. Ngayon nyo yun? Kung nagtataka kayo, hindi kayo naniniwala dito sinasabi ko, bahala kayo. Ang sabi dito, tingnan nyo, ito yung maganda dito, napansin ko dito. Nung wala na si Lot, okay, ang sabi dyan,
So verse 14. And the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, ay, siya ay nalungkot dahil nawala na siya ng pamangkin at hindi na siya pinagpala. Ganun ba? Ano sabi dyan? Nung humiwalay na si Lot, na dapat lang palang humiwalay sa kanya kasi wala naman yung puso niya sa Diyos, kaya lang siya pinagpala dahil sa tito niya. Okay? Lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. Bakit? For all the land which thou seest, to thee will I give it. Hindi lalong pinagpala ngayon si Abraham. Pinangakuan siya ng Diyos na mapapupunta sa kanya yan. Sabi sa 16, and I will make thy seed as the dust of the earth. Okay, so basically, basahin natin. So that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed be also numbered. So ibig sabihin, marami siya magiging descendants. Arise, walk to the length of it, and the breadth of it, for I will give it unto thee. So dito pinakita sa kanya ng Diyos yung pinangako sa kanya yung pagpapala. Material. Okay? I believe, obviously, sa panahon natin ngayon ay spiritual. Sino mga anak ng Diyos ngayon? Sino mga pinili? Mga Kristiyano. Okay? Ilang beses natin, ano yan, di ba? Yung si Abraham is blessed. Sabi doon na, all nation of the earth shall be blessed because of thee. Sinabi sa Galatians, lahat tayo ay anak ni Abraham. So, they that are children of Abraham, sila yung mga nanampalataya sa Panginoon. Ito niyo yun. So, pinapangako ditong blessing kay Abraham, mamatay na si Abraham eh. Hindi niya masakop yun. Later, alam natin, diba, nasa Exodus na tayo. Later, kahit gano'n kayong posible na mapunta yun sa mga anak niya, nangyari yun dahil sa agawa ng Diyos. Amen? So, hindi imposible yun. Ngayon, ang punto natin ngayon dito is, ano, kung huwag kang pumunta sa mga victory CCF na yan, okay, saan ka dapat manatili ka lang sa Baptist? Bakit? Kasi andun ang pagpapala ng Diyos. Huwag kang nawalan ako, member, bayaan mo yun. Kasi hindi sila karapat-dapat dito, bahala, dapat lang silang mawala. Ganun yun, kaya pansin nyo, hindi ko inahabol yung mga, ano ito, in-encourage lang natin to the point na ano, parang magkaroon sila ng alam nila na welcome sila. Pero di lang sila abulin na parang wala yan, wala ako, wala yan. Hindi ganun. Okay? Ito nyo ba yun? Hindi, mga Baptist, mahirap eh. Ano ba yung pagpapala ng Diyos? Dito ba ibubuo sa lupa yan? Ano sabi sa Bible? Sa Hebrews 11. Diba, hindi nga nila natanggap sa panahon ngayon. Yung blessing na pinangako sa kanila, kailan nila matanggap yun? Sa appointed time. Amen? Sa langit, doon tayo nag-iipon ng rewards, hindi sa lupa. Doon tayo ipon lang ng ipon, hindi tayo, kaunti natin dito. Okay? Hindi ko pala nabanggit kanina, sabi dito sa, namili siya, di ba? Humiwalay siya sa, nung humiwalay siya kay Abraham, sino ba si Abraham? Anong title ni Abraham? Okay, sa 2 Chronicles 27, sabi dito, art thou not our God, who didst drive out the inhabitants of this land before the people of Israel and gave us it to the seed of Abraham, thy friend. Okay, sabi sa James 2:23, and the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. No, naligtas siya nung nanampalataya siya. He was called the friend of God. Okay, ito pa isang punto ko. Bakit kayo hiwalay sa pinagpapala ng Diyos? Na kung saan na sa Baptist kasi kahit na paano iba umiwalay pero yung karamihan ng aral na salita ng Diyos nananatili dito. Bakit kaya? Katulad kay Abraham, no? Ilang beses ba siyang kinausap ng Diyos? Hindi malinaw. Hindi, nandun yun, di ba? Kinasabi niya, kinausap siya ng Diyos ng ganitong araw, kinausap siya. Hindi siya lagi kinausap ng Diyos. Ganun din tayo. Okay, pag nagbasa lang tayo ng Bible, kinausap tayo ng Diyos. Pero hindi katulad nung kay Abraham. Dahil siya ay kaibigan ng Diyos, manatili ka dun. Tama ba? Amen. Unless may nakita ka sa Baptist na yung Baptist, may mali na siyang ganyan eh. Hinuwala ako sa, kahit sa panahon natin ngayon, dahil natili sa atin yung independence, yung Bible, okay, yung mga hindi na King James, wala na yan. Nakikibaptist na lang yan. Soul winning, salvation by grace through faith, once saved, always saved. Okay? Individual soul liberty, hanggat andyan yan, magpapatuloy yan. At yung iba, hindi nila magaya, especially independence. Hindi nila alam, ayaw nila ng ano, gusto nila centralize.
Again, isa yun sa mga properties, characteristics ng mga alternative churches. Hindi sila makapaghiwalay kasi kailangan si boss ang ano eh, si Pope. Si Pope ang masusunod kasi may pera, siya yung may resources, siya yung nakakalam lahat. Na supposedly, pag sa Bible, kung independent ka na, dapat alam mo na rin yun eh. Ba't nila, kasi hindi siya tuturo sa kanila eh. Ibang, sa kanila may hierarchy. Para sa kapan, hindi ko bibigay sa'yo datong malaman kung ayoko malaman mo. Ganun yun. Pero sa totoong churches, walang alam si Pastor Lito na hindi ko alam. Ay, meron siguro, pero yung mga kailangan ko, alam ko na. Amen? So, ganun. So, yun ang wala sa mga alternative churches and sana hindi tayo dun. At sabihin, okay lang sa ganyan. Hindi okay dun. Yung, ang ginamit ng demonyo nung dati, yung Catholic at yung ibang ano, ngayon sila ginagamit ngayon against us. Nang parang hindi tayo makalago kasi may mga alternative, pwede naman tayo dito eh, bakit hindi? Diba? So ngayon, nahadlangan sila, nahadlangan tayo. Yung iba sa atin, nadi-discourage. Yung iba, ganun. Basta minsan, sinasabi niya eh. Nagtanim tayo ng ilang taon dito sa mga kabataang to. Mapunta lang sa CCM. Diba? May pagkukulang din siguro. Pero still, dahil sa fact na mayroong alternative, yung tunay ngayon ay nahadlangan. Okay? So, sa may do not settle for less. Amen? Amen. Nakita niyo may pagkakaiba ng Lot-style churches, alternative fan-center churches. Kung di niyo nakita, ewan ko na lang. Yung pattern kay Lot at sa kanila, iisa yun. So, do not settle for less. Spiritually, dito ang pagpapala ng Diyos. Bakit hindi ka dito? Ay, mahirap eh. Mahirap, di nga mahirap eh. Mahirap lang minsan pag na-challenge siya. Bakit ka dyan? No? Ganda ng program namin eh. Diba, nung mga success namin yun, pag nakita ko, nagulat ako, puro hymn na rin. Dati, pag nag-ano yan, mga fellowship na yun, mabira, puro ano yan. Ngayon, nakikita nila yung pagkakaiba na rin. Amen? Amen. Being a Baptist church, independent fundamental, King James only, magkakasama yan, soul winning. Hard preaching, magkakasama yan. Okay? Huwag kang, don't settle for less. Amen? Don't settle for less. Okay na to. Nakatuto kasi sa kung anong bagay na hindi naman dapat. Ang pera, kung saan man yan. Amen? Amen. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, na kahit po napakatagal ng nangyari kayo, matututunan namin ng pattern, Lord, ng sanlibutan, pattern ng mga backslider, Panginoon. Yung pattern niyan, makita nawa namin kay Lot sa mga alternative churches and ang inyong pagpapala pa nga sa mga nasa faithful. Okay? So medyo mabilis lang ito, Panginoon. We pray na at least na lay down namin yung foundation, Lord, about this topic, Lord, na minsan other preachers are shying away from, Panginoon, dahil yun nila ng kaaway, Panginoon. Di sila na paglaban. They don't realize that this is part of the ministry, Panginoon. So we pray na pagpalain niyo kami, Lord, sa church ng lingkod, Panginoon, as we just follow you, your style of leadership and pangunguna, Panginoon, sa church, Panginoon, na hindi compromise to, hindi mababaw to. Lahat ng bagay na patungkol sa inyo, Panginoon, paano nag-function ng church, alamin namin. And therefore, may establish yung katotohanan as we continue along with your will, Panginoon. Kaya mong lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.